Sa araw na ito, bibilihin namin yung isa sa pangarap ng kasama ko. Iy, ang saya niyan. Pero hindi halata kasi namumublima siya sa pimples niya. Na-excite talaga ako sa araw na ito kasi medyo matagal na naming plano to na bibili kami ng motor. Then finally today, ayan, mabibili na namin at sinamahan kami ng ate ko at saka ng asawa niya. Sumama na rin yung mga pamangkin ko. Pero bago kami pumunta ng Yamaha, ayan, nag-withdraw muna kami ng pera namin kasi wala kaming cash na dala. At mag-withdraw na rin ako para may ambag man lang ako sa lipunan, no? Pabigat sa earth. Tapos ayan, mga ilang minuto lang nandito na kami sa may Yamaha sa Pote. Dito kami pumunta kasi dito bumili yung asawa ng ate ko before ng motor. Kaya dito kami niya dinala. Nagpasama kami sa kanila ni ate at ng asawa niya kasi mas alam nila kasi tong ganito. May motor kasi yung asawa ng ate ko. Kami kasi hindi masyadong marunong, lalo na si Tin. First time lang din niya. Kaya sabi ko sa asawa ng ate ko, yung Meyuger yung gusto naming bilihin. Tapos yan, chinek niya yung Meyuger. Ayun, sabi naman niya, bagong labas lang daw to na motor, ganyan. Ito yung style niya. Pangbabaeng pangbabae. Tapos ganito yung price niya. Ayan o, tingnan nyo. White yung nagustuhan namin. Medyo maganda naman, okay naman. Mababa, bagay lang din sa mga height namin. Char. Tapos ayan, MIUI sana yung gusto namin bago namin nakita to. Pero nung nakita namin to, ang nagustuhan namin dito is meron na siyang charger. Hindi na namin kailangan magdala ng power bank. Kaya ayan, nakapag-decide na kami na ito na talaga yung kukuni namin kasi ito lang din talaga yung pasok sa budget namin. Yung iba talaga kasi medyo may pagkamahal. Tapos ito kasi saktong-sakto lang sa height namin na mga pandak, char. Ayan o, excited na yan. Gustong-gusto niya na i-drive yan, char. Pero may gusto pa talagang mag-drive niyan. Yung pamangkin ko. O, kita nyo? Hindi naman masyadong halata, diba? Char. Mas excited pa sa may-ari. Tapos ito namang dalawang makukulit na to na kung saan-saan. Lalo na ito kung saan-saan pumupunta na. Ang sarap talagang kurutin. Pero okay lang kasi yung mga magulang. Chill pa rin, char. Habang inaayos ni Kuya yung motor, aayusin na rin namin yung pangbayad para okay na. Sinulat niya yung pangalan niya dyan, number, kung ano-ano pang sinusulat niya dyan. Kasi pupunta na nga kami ng cashier, magbabayad na kami. Dinilang minuto lang, pumunta na nga kami ng cashier, magbabayad na kami. Binigay na namin yung pera, baka saan pa namin mapunta. Shinapping. Tapos ayan, pinunta namin sa cashier. Binigay na namin, nasimot na kami, wala na kaming pera, magtutulak na kami nito. Sana ulti pabilang-bilang, char. Tapos ito, nakikipagharutan muna ako sa pamangkin ko bago kami magtulak ng motor. Kasi wala na kaming panggas, naubos na yung pera namin. Sarap kurutin ng pamangkin ko. Tapos ayan, ilang minuto lang tinawag na kami kasi nga tinuro sa amin yung mga gagawin ng motor. Tapos yun, pinag-example niya lahat ng mga parts ng motor. Yung pindutan, yung padlock, yung susi, mga ganun-ganun kung ano-ano pang tinuro sa amin. Para at least alam naman namin bago namin i-drive, diba? Ganun naman talaga yun, diba? Then ayan, pinag-check namin ng pamangkin ko. Pero yung may-ari, hindi nag-check. Parang kami pa yung may-ari ng pamangkin ko, no? Pati pamangkin ko excited din. Tapos yan, sabi ng lalaki ni Kuya, lalaki talaga. Sabi ni Kuya, check ko daw kung wala bang mga gasgas, yung gulong, ganyan. Yan, chinek ko naman, okay naman. Then afternoon, pumunta na kami dito sa loob. Kinausap na siya ni ate about sa ORCR. Kung ano-ano pa, basta lahat-lahat sinabi na ni ate yung mga katungkulan na gagawin, mga ganyan-ganyan. Basta kung anik-anik. Tapos yung pamangkin ko, interested din. Then mga ilang minuto lang, ayan na, binigay na. We'll be right back.
yun, finally nakuha na rin namin. Mga ilang oras din kaming nag-antayan. Chinek niya yung motor kung okay daw. Okay naman din, picture-picture. And sobrang saya tang talaga kasi nga nakuha na namin. And yun lang po. Thank you!